kumpleto ang iyong dalagang Pilipina look at pormahang kagalang-galang. Classic pa rin ang Barong at Maria Clara. Lalo na kung gawa sa telang husi at pinya. Sa mga damit na ito, nakilala si Josie Liamoso. Ito yung binuburga niyo? Yes, ma'am. Opo. Oh my God. Ito po yung hand na tinatawag natin. Ito, ma'am. Gaano katagal po yan, ma'am? Pagka talaga pong overnight, 2.5 days. Ito 2.5 days? Mm-hmm. But my God, ganito lang. Tapos 2.5 days yung kalado. Kalado. Ang kanyang shop sa Green Hills, dinadayo pa ng mga nagpapasadya ng Filipiniana. Dahil sa kalidad ng mga gawa ni Josie, maging ang Iron Lady of Asia, naging suki niya, si Senator Miriam Defensor Santiago. Pag Josie, paano kayo nagkakilala ni Senator Miriam? Wala pa po akong shop. Dito lang po ako sa Tiangge. Na-tiyempohan niya, pag-ikot niya, kailangan niya ng barong, ako agad yung nakita niya dito sa Tiangge. Lahat po nung blouse na hand-painted niya sa Senado, yung pink, violet, lahat po yun na may hand-painted, nag-skirt lang siya ng black. Sa akin po niya yung pinapagawa, lahat. Pero kahit nung namatay siya, yes, ikaw rin ang gumawa? Yung pong, di ba, pinapalitan siya ng damit, meron po rin naisusuot na gawa ko. Naging matalik na magkaibigan sina Josie at Senator Miriam. Bukod sa kanyang mga likha, bumilib din ang senadora sa kwento ng kanyang buhay. Naikwento po sa kanya yung hirap. Kaya siguro isa po rin yun sa naging ano para mahal na gustuhan niya ako. So lumalaki ka, anong trabaho ng tatay mo, nanay mo? Magsasaka lang po ang tatay ko at saka mangingisda. Ay, misa. Noon po, 6 years old pa lang po ata ako noon. Kami po, nanay ko, nabuburda. Pag po natapos yung ano noon, edi may kakainin na kami. Pag natapos, dadating ang tatay ko, 12 o'clock, tsaka pa lang kami kakain. Tapos, sa gabi na naman kami, mag-iantay na naman kami sa tatay ko. Ganun po kami noon. Tapos, misan, ma'am, apat pa rin kami, yung pupunta po naman kami sa bukid. Alam niyo, ma'am, yung Balatong sa amin, dito, Munggo. Mag-aani kami doon kasi po yun, kung anihin, madaling araw. So maliit pa lang nagtatrabaho ka na? Yes, ma'am. Oo. Yung nga po, apat kami eh. Tanda ako yung sabi ko nga, pag naaalala ko ngayon, ma'am, yung mga ano na yun, talagang hindi po pwede, hindi ako maiiyak. Sabi ko nga, hindi. Kaya nga po, di ka, naipag-pray ko nga yun na... Ayoko nito, Lord. Oo. Yun na yun, ang tandang-tandang binigkas ko sa Panginoon. Kaya na naaalala ko na na... talaga ang Panginoon kasama ko na noon pa. Yun ang binigkas ko sa kanya eh. Lord, ayoko po talaga nito. Ganun, so, ma'am. Nag-aaral ka at nagtatrabaho? Yes po, natulong sa magulang. Tapos nung malaki naman na ako, ma'am, nagbuburda ako 2 o'clock ng madaling araw, high school. Patatapos ako 10 na umaga para po may baon. Nakapangasawa si Josie at napunta sa Maynila. Dahil sa pagbabarong ang nakamulatan, ito ang naisipan niyang negosyo. Nagsimula lang siya sa isang pwesto sa Tiangge sa Green Hills. So yung Tiangge na yun, anong taon yun? 1994. Magkano kinikita mo noon? Noong 94? 10,000 a day, pinakang ano ko, meron ako. Oo, sa Tiangge? Opo, parang wala pang kalahating taon, nakakapagbihis-bihis na ako ng maganda. Bahagi ng ating kultura ang barong at Filipiniana. Kaya naman ipinagmamalaki ni Josie Liamoso ang kanyang mga likha. Dito sa kanyang shop sa Green Hills, all year round ang customers. From modern to traditional, meron si Josie niyan. At biruin nyo, meron pa siyang style na ipinangalan sa akin. Oh, ba't naman naging Karen Davila style barongs? Ma'am, may mga customer, pupunta dito, dala yung picture nyo. Okay. Dala yung picture nyo. Di siyempre, sabi namin, yun na naging ano namin laging pupunta, Karen Davila. Ay, pagkanda nito, no? Mga easy to wear. Yes, ma'am. Dress na siya. Ito, number one lagi. Basta, pag ganito, Josie, gano'ng katagal mo to gawin? Pag kailangan na kailangan, ma'am, meron naman kami mga tela, i-overnight ko lang sa mga customer. Dito sa Lumban, Laguna, binuburda at binubuo ang mga kasuotan ni Josie.
Mano-mano pa rin ang metikulosong proseso ng pagbuburda. Nandito ako ngayon sa aking bahay sa Lumban, Laguna. Kalimitan, kahit okay nandito pa, palagi ganito ang aming trabaho. Pag may mga ras, sama-sama kami. Hanggang gabi, matapos lang namin itong aming gawain bago kami masira sa aming mga order, talaga pinipilit namin na matapos kami hanggang kahit mag-umaga. Pero mas kalimitan, sa bahay talaga, per piraso ang aming bayad. Sa ngayon, sabi ko nga sa kanila, pati mga anak, sikapin namin na turuan pa din ang mga anak nila. E nagising na lang ako na ito na ang ginagawa ng aking magulang, kaya sinabayan ko na lang yung ginagawa niya sa araw-araw para kami may kainin. Ang pagbuburda ay hindi naman para-parehas ang tagal ng pagtatrabaho nila. Meron 3 araw, may 5 araw, meron din namang buwanan. Doon lang sila medyo ano. Kaya, minsan, pag gusto namin mapabilis, bawat isang tao per yard ang aming bayad. Per yard. Hati-hati. Matapos burdahan, dinadala ang mga tela sa factory para i-assemble. Dito naman ang gawaan ng mga barong. Pagkatapos burdahan, dito rin nilalabahan yung ano, yung makikita natin doon sa harapan, doon naman siya nilalabahan. Pagkatapos, yun, dito na susunod. Sa tabasan ng aking ipag, tapos sa pagbubuo, ito na sila ang mga nagtatapos ng pagbabarong. 60 anyos na si Josie at tinutulungan siya ng anak na si Carlo na ipagpatuloy ang industriyang ito. Actually, nung first kasi tinulungan ko lang siya noon habang naghahanap ako ng work noon kasi kakagraduate ko lang. Parang tulad lang ng nanay mo sa nanay niya. Tapos, nagkaroon ako ng interest kasi sabi ko, ang laki ng potential niya. Tapos, nakakatulong pa kami sa ibang tao. Yes, oo. Kasi yung mga tao namin sa Lagura, ito lang yung hanap buhay nila eh. Wow! So, ayun. So, imbis na maghanap ka ng employment, natuto ka? Tapos natuto ako from the bottom din. Nag-doon ako sa Changay, ganyan. Oo. So, from there, ano, nagustuhan ko siya talaga. Yung pagninegosyo din, nagustuhan ko. Hindi lang yung basta yung sa barong lang na aspect. Yung talagang business side, nagustuhan ko siya. Ang waste. Oh, ang waste. Hindi to totoo, ha? Okay. Busog lang ako. Joke. 31. Sa kanyang negosyo, napaayos na ni Josie ang lumang bahay sa probinsya. Pero higit sa lahat, ang magandang buhay na hindi niya natikman noon na ibigay niya sa kanyang mga anak. Bilang isang ulirang Ida Awardee, yes, diba? So 5 ang anak mo, pinalalaki mo habang nagnenegosyo. Opo. Anong sikreto mo doon? Paano mo nagawa yon? Ma'am, kahit ako pagod na pagod, talaga nakukuha ko pa rin silang asikasuhin. Hindi po ako na, hindi ako nagre-reklamo, wala silang, hindi ko po sinasabi sa kanilang pagod ako. Hindi po sila nakaranas sa akin na magalit ako. O, anong tips mo sa mga, kumbaga, etong may barong business para hindi sila magsara at malugi? Ma'am, talagang ano, huwag iiwan ang sila mismo ang gumabay sa mga tao. Tapos, makikishare din ng kung paano yung ginagawa para alam nila yung hirap. Para huwag silang masyadong maano sa mga tao. Huwag dependent. Okay. E paano sa sales? Eto marami kang stock. Paano mo nasisigurong mabenta? Kahit ako nandito, isip ako ng isip ko anong pwede ko pa rin uling gawin, kung anong style, kung ano. Basta ma'am, lahat po ko mga ano, siguro experiensado na, hindi ko pinababayaan na magkaroon lagi weekly na mga bago. Gawa po ako ng gawa. Kahit ako nandito, tatawag ako sa mga tao sa Lumban. Ganto, ganto gawin natin, ganto yung gawin natin. Eh yung luho. Alam mo, maraming negosyante na nalulugi paano konting kita, luho. Yes po. Yun po, hindi po kami. Yun po ang isa pang napaka number one. Oy. Hindi po kami maluho. Hindi inakala ni Josie na ang pagbubordang natutunan niya nung bata pa ang siyang magbibigay sa kanya ng masaganang buhay. At sa kanyang tagumpay, hindi niya nalilimutan ang gabay ng kanyang sariling nanay. Anong naituro sa'yo ng nanay mo? Yung pagbuburda. Hmm. Pag yung may customer ako, sabihin ko, iyang burda yan ang nanay ko. Kasi po, alam ko po yung style niya. You're really proud of your mom? Yes po. Oo. Yes po. Kahit po hirap na hirap ang nanay ko, nakakaya pa rin niya yun. Taranat yumaman at manood ng may puhunan. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng ABS-CBN.